Samantala, kung naging maayos man ang PICOS machine testing, tila bigo namang humupa ang tensyon sa lalawigan ng Abra. Kanina, muntik nang magkabarilan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng umano'y private army ng isang kilalang politiko doon. Live at exclusive nagpapatrol, Ron Gagala. Ron, kamusta na ang sitwasyon dyan? Bernadette, lalo pang umiinit ang sitwasyon ngayon dito sa Abra. Kanina ngang umaga ay muntik-muntika ng sumiklab ang panibago na namang karahasan. Pinalibutan agad ng mga sundalo at militar ang bahay na ito sa Barangay Kalot, Bangged, Abra. May anim daw kasing armadong lalaki ang inihatid kagabi dito ng isang politiko. Habang pumipwesto ang militar, nagtatakbuhan na ang mga residente. Napapaiyak na nga sa takot ang dalagang ito dahil naiwan niya ang kanyang ina. Lalong tumindi ang tensyon nang dumating pa ang convoy ng sasakyan ni Abra Congresswoman Cecilia Luna. Ano, picturin mo yung mga yan, oh. Nakatago. Walang problema. Inamin ni Luna na mga tao niya ang nasa loob ng bahay. Mga watchers namin yun. Kasi nga itong mga PICOS nandito na. So, they have also to look at them. Ayon sa pulisya, nang katukin daw nila ang pintuan kagabi ay hindi nagpakita ang mga tao. Naglock ng pinto, isinara ang mga bintana at ayaw lumabas ang kahit isa. Indikasyon umano na may itinatago, kaya't naging kahina-hinala. Kung sana kung kagabi nag-consent na ma-search yung bahay niya, hindi sana umabot sa ganyan. Ayaw namin lumabas kasi mga kwan sila, armado sila, mga may baril sila. Tapos pinipili kaming lumabas. Humupa lang ang tensyon nang mamagitan na ang abogado ng mga Luna. Reklamo naman ni Mayor Jendrix Luna. Oo, harassment na yung ginagawa. Ang gusto ko lang, magbantay sila, fair. Hindi naman. Kami naman ay lahat yung mga kilos namin ay talagang umaayon sa batas. Makalipas ang 2 oras, pumayag si Luna na papasukin ang pulisya kahit walang search warrant. May mga lalaki kaming nakita, pero walang anumang armas na nakuha. Bernadette, tiniyak naman sa atin ng COMELEC dito sa Abra na tuloy at magkakaroon ng halalan dito sa Abra sa Lunes. Pero kung ito'y magiging matahimik o magulo, ay depende na yan sa magiging pagkilos ng mga politiko at ng mga taga-Abra na sumusuporta sa kanila. Bernadette. Salamat, Ron Gagala.